What's up everyone and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa magka-partner na minsan nakakaramdam ng panlalamig. So yan. So bakit nga ba nanlalamig si partner? So yan ang ating pag-uusapan ngayon. So makinig kayo guys. So saglit lang naman to. So yun. So minsan talaga dumadating sa point na nagkakaroon ng panlalamig sa dalawang magkarelasyon. Alamin natin yung mga dahilan kung bakit nga ba natin ito pinagdadaanan or bakit pinagdadaanan ng magkarelasyon yung ganitong sitwasyon. Unang-una guys, priority. So kung dati ikaw yung inuuna niya sa lahat ng bagay, so pag naramdaman mo medyo binabaliwala ka na niya or minsan hindi ka na niya naaalala, so yon. So meron na nga doon na panlalamig factor, so yon. So yon, mararamdaman niyo naman yun guys na kung dati kayo yung priority niya, so nung medyo nagtagal-tagal, so biglang nagiba, so nagbago. Syempre sino ba naman ang hindi makakaramdam doon na nagkaroon ng pagbabago, di ba? So ikalawa guys, maraming rason. Ito yung mid time na pag sinita mo siya is marami siyang rason. At ito ang matindi sa lahat. Yung hindi pa rin siya nauubusan ng rason. So ito rin yung minsan nag-uusisa ka na sa kanya or nagtatanong ka na nga sa kanya. So marami pa rin siyang idinadahilan sa'yo. So yun. Yung tipong ang dami-dami niyang alibay, yung hindi mo siya parang ang datingan pa nga, minsan nagagalit pa nga siya pag tinatanong mo siya, 'di ba? So yun yung isa sa sign na panlalamig. So ikatlo guys, walang paalam. So ito yung tipo na lahat ng ginagawa niya sa araw-araw or lahat ng pinupuntahan niya, hindi na siya nagpapaalam. So minsan lumalabas na siya, meron na siyang kasamang iba or yung mga kaibigan or yung mga bagong kaibigan na hindi na niya pinapaalam sa iyo. Marami na rin siyang desisyon na hindi mo na rin nalalaman. So, yun. So, pag ganun guys, ang pinagdadaanan nyo is magduda ka na. Number 4, busy. So, ito yung time na oras ng trabaho, naiintindihan mo, busy siya. Pero yung time na alam mong nakapahinga na siya, is busy pa rin. Aba, ibang usapan na yun, di ba? Pag ang tao kasi, or lalo na pag boyfriend mo, asawa mo, walang salitang busy sa taong nagmamahalan. Diba? Ikalima guys, social media. So, ang social media is nahahanay sa panlalamig ni partner. So, diba? Minsan, nakaka-relate or na-relate ako dito. Dati ha. So, sa bawat post ko, hindi niya nila-like, hindi niya pinupusuan. Pero yung sa iba, pumupuso pa siya. So, yun. Pinupusuan pa niya yung post ng iba. So, ibig sabihin, yung post mo, hindi niya nakikita. Yung post ng iba, na gusto niya, nakikita niya. Minsan, magdadahilan pa nga yan na, sorry, hindi ko napansin yung post mo. So, kasi nga, hindi siya nakafocus doon. Next is message. So, ito yung pinagbigyan mo na siya na hindi na siya nagme-message sa'yo na good morning. Pati ba naman good evening, wala pa rin. Good afternoon, wala pa rin. Siyempre, pagka nandun ka sa isang relasyon na talagang solido ang inyong relasyon is walang umaga, walang gabi, walang tanghali na hindi mo siya i-message, diba? So, nandito na rin yung i-message kanya. Dati, mine-message kanya ng mahaba. Or yun talagang parang ayaw niyang maputol yung usapan ninyong dalawa. So, nung mga napapansin mong medyo cold na nga si partner, so, imine-message ka na lang yan na, okay. So, yung ganun na lang. Kung yung dating okay po, nagiging okay na lang. So, nawawala na yung kasunod. So, yun. Yes, guys, number 7, nakakalimutan na yung anniversary or month sa rin ninyo. So, ito yung tipo na parang hindi na siya updated sa relasyon ninyong dalawa. So, merong anniversary yan, merong monthsary yan. So, nakakalimutan ka na niyang i-greet. So, kasi nga, parang naiiba na yung focus niya. So, naiiba na yung ihip ng hangin. So, sabi nga nila. So, pag kasi naiba na yung ihip ng hangin, so, yun na nga, magkakaroon na ng pagbabago.
So yon, so alam na natin pag ang tao or yung karelasyon mo is nakakalimutan yung mansary mo or yung anniversary ng yung dalawa, so ibig sabihin hindi ka na niya pinapriority. So yon, o tamang minsan makalimutan, wag naman yung every month. So di ba? Number 8, sweetness. Ito yung dating pinapakita niya or yung pinakikita niyong dalawa na sweet kayo sa isa't isa. So ito ha, mahahalata nyo talaga sa isang relasyon na pag kung dati kayong sweet at biglang nawala yung pagka-sweetness nyo, kung dati ay sintamis ng asukal yung pagiging sweetness ninyong dalawa. So pag nagbago, so alam nyo na ibig sabihin nun. So nagkakaroon na ng panlalamig ang inyong relasyon. So parang tumatabang na nga na hindi na siya sweet sa'yo kasi parang sweet na siya sa iba. Yan, so eto ha, last, sundo. Kung dati, hindi siya maganda o gaga ng pagsusundo sa'yo na lagi pa nga siyang excited pag sinusundo ka. So, nung time na nagkaroon siya ng panlalamig, so, hindi ka na niya sinusundo. So, marami na siyang dahilan, so parang tinatamad na siya pagdating sa'yo. And guys, so yun talagang relasyon is hindi talaga mawawala yung mga ganitong pangyayari. So tulad na nga nung mga nabanggit ko. So hindi naman talaga maiiwasan yun. Pero kung ikaw, nangako ka sa iyong karelasyon na yung mga bagay na yun is pinakita mo before or pinaramdam mo before na ikaw ay ganun. So tapos sa bandang huli, bigla kang magbabago. So, wag mo naman sanang ginagalingan. Diba? Wag mong masyadong ginagalingan kung alam mo namang hindi mo kayang panindigan yun. So, yun. Kung hindi mo naman talaga kayang panindigan yung mga ganung bagay na ginawa mo before or yung mga pinaramdam mo sa kanya, kung hindi mo kayang panindigan yun, aba, wag kang mangangako para hindi siya umasa. Huwag mo rin masyadong galingan para hindi siya mag-expect sa'yo. Oo, nandun na nga. Marupok tayo, tao lang. So, sana naman, pag nakakaramdam na kayo ng panlalamig, is, diretsahin nyo na. So, huwag nyo nang unti-untiin. Kasi, pag pinagtagal mo pa yung ganun, is, lalo mo lang siyang masasaktan. So, hanggat maaga pa, pag nakakaramdam ka na ng panlalamig, is, magpakatotoo ka na, sabihin mo na para isang sakit na lang. Mahirap tanggapin, pero yun yung realidad. So I hope meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon. So kung bago ka pa lang sa aking channel, so please like, subscribe, and share for more videos. At pakiclick na rin po yung bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun lamang po guys, lagi po ingat. Thank you so much. God bless you all and see you next time.